Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na ang tunay na pananampalataya sa Kanya, ang siyang daan tungo sa karunungan, ang siyang daan tungo sa makabuluhan at buhay na patungo sa walang hanggan ay sa pamamagitan ng pagpapakababa, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya na gaya ng mga maliliit na bata. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita't gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisira ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadali sa isa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya, maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasip hayo?
may nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi Niya dinidinig? Sapagkat mawain at napagpatawad ang Panginoon, pinatatawad Niya tayo sa ating kasalanan, iniligtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos iyong masunurin, ang lupang minana ay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahok. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at manahang kang lagi sa lupain, pagkat yung bayang wasto ang gawain, ay mahalang poon hindi itatakwil. Siya'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos sa mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at Kanyang tutulungan laban sa masamay ipagsasanggalang sa pagkatampoon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata
at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Buo ba ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos? Ang ating pong mga pagbasa ngayon, kung titignan po natin, ay tungkol sa pananampalatayang nagkakatiwala sa ating Panginoon. Sa unang pagbasa pa lang, malinaw na ang siyang daan tungo sa karunungan, ang siyang daan tungo sa isang mabuting bagay o mga mabuting bagay sa buhay ay ang pagtitiwala na kung anuman ang ating pangangailangan ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Maaaring hayagan at bukas nating sinasabi yung ating mga gusto. No? Nandito tayo, may kanya-kanya tayong pinagdarasal, hinihiling, pinagpapasalamatan, ninanais. No? Pero malinaw sa lumang tipan, no? Doon pa lamang na ang isang taong nagtitiwala sa kalooban ng Diyos ay may kamalayan na ipagkakaloob niya sa hirap man o sa ginhawa, sa isang mabuti at matiwasay na buhay man o sa mga problemang pinagdaraanan. Ang nararapat ayon sa Panginoon. Kaya mahalaga yung pananalig. Mahalaga yung pagtitiwala at pagkapit sa Kanya. Na inulit naman ng ating pong Hesus Nazareno sa mabuting balita. No? Pagkatapos niyang sabihin, daraan ang anak ng tao sa paghihirap at kamatayan, subalit may bagong buhay. No? Sa panahong hindi ito nauunawaan ng mga tagasunod niya, inanyayahan niya ang kanyang mga alagad na magkaroon ng isang pananampalatayang nagtitiwala. No? At ang pinakamagandang halimbawa na meron siya ay ang mga bata at yung mga pagtanggap o tumatanggap sa mga bata. Bakit? Ano bang meron sa mga bata? Kasi kung tutuusin po ang mga bata, lalong-lalo na yung mga talagang maliliit pa, no? 2 years old, 3 years old, no? Ay nabubuhay ayon sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa kanila. No? Lalong-lalo na yung mga hindi pa marunong magsalita, hindi pa alam kung paano sabihin ang kanilang mga kailangan. Hindi man nila sabihin, pero mayroon silang pagtitiwala sa mga nangangalaga sa kanila. No? At yung mga nangangalaga naman sa kanila, yung mga tumatanggap sa kanila, ay may kamalayan sa pangangailangan ng mga bata. No? Siyempre, kung mabuti kang magulang, alam mo kung paano sila papakainin, paano sila bubuhatin. No? Kaya yung mga magulang po dyan, sana ay nagsasanay, patuloy kayo nagsasanay sa pagpapalaki ng mga bata at hindi lamang pinababayaan sila o yung kung ano man ang alam ninyo nung kayo ay pinalaki. No? Minsan, iba na ang mga bata sa panahon ngayon. No? Pero kailangan pa rin ng sapat na pangangalaga. No? Pero ang mga bata mismo, no? Sila yung mga nangangailangan
ng kalinga at nagtitiwala sila sa mga kumakalinga sa kanila. At yun ang hinihingi ng ating pong Jesus Nazareno. Yung ganoong klaseng tiwala. No? At magandang pagnilayan. No? Kasi sa atin, minsan, kapag nakakaangat tayo sa buhay, no, kapag maayos naman ang buhay natin, sinasabi natin, nakukuha naman lahat sa tiyaga. Maraming mga bagay ang ating napaghirapan. Pero kung tutuusin, hindi ba't lahat ng meron tayo ay nanggaling din at ipinagkaloob din ng Diyos? At kung tutuusin, yung ating pagsusumikap, sa totoo lang, may hangganan yan. Darating ang panahon, mawawala rin yan. No, yun yung pagninilayan natin bukas sa pagsisimula ng Kwaresma. Darating ang panahon, yung mga nakakaya mo nang gawin ngayon, hindi mo na makakaya. Darating ang panahon na magigising ka sa katotohanan na kailangan mo rin ng tulong ng iba. Kailangan mo rin higit sa lahat ng biyaya. At kung tutuusin, lahat ng meron tayo ay biyaya. Kaya naman ang paanyaya ng ating pong Jesus Nazareno, lalong-lalo na kapag nawala na yung mga napaghirapan natin, lalong-lalo na kapag yung mga gusto natin, kahit gaanong pagsusumikap, ay hindi pala din para sa atin o hindi pa para sa atin sa panahong ito. Ang pangangailangan o ang kinakailangan ay iyong pagtitiwala, iyong pagbaling sa ating Panginoon. Kasi kung tutuusin, nakikita natin ito sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patungo sa kanyang kamatayan, maaaring wala na siyang babalikan. No? Ang hawak-hawak lang niya yung pangako na kapag ginawa niya ito, ito ay para sa kaligtasan ng lahat at para sa kalooban ng Ama. Wala siyang kahit anong pruweba na siya ay muling mabubuhay. Yun ay alam lang niya dahil yun ang kalooban ng Ama para sa kanya. No? Pero patuloy pa rin siya. Nagtitiwala na siya na sa pagtupad ng kalooban ng Ama, siya rin ay makikiisa sa Ama. Kaya naman po sa ating pagpapatuloy na pagdiriwang ng banal na misa, maaaring balikan natin yung mga bagay na nagawa na natin, mga bagay na napagsumikapan, at mga bagay na atin ding ipinagkakatiwala. Dalin natin sa panalangin at hingin natin ang biyaya na sa lahat ng ating pagdaraanan, manatiling matatag ang ating pagtitiwala at pagkilala ng biyaya ng Diyos. At sa pagsisimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa ating pamumuhay, naririyan pa ba yung matatag at matapat na pagtitiwala sa Diyos? Hindi lamang sa ating mga sariling kakayahan, hindi lamang sa mga panahong sigurado tayo, pero lalong-lalo na sa ating mga kinahaharap, sa mga bagay na kinakailangang maganap pa. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa
naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at sa pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway mayugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na sa kanilang paglilingkod sa kapwa ay inihahabilin at ipinagkakatiwala ang Diyos sa lahat. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabayak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magandang balita na
Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Mamayang hapon, Martes, February 21, matapos ang misa na ikalima, ay idaraos ang paraliturhiya ng pagsusunog ng lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang aburito mula rito ay gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito. Mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang at may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli pong paalala, bago ang huling pagbabasbas na kapag tuwing tayo ay nagdarasal, nagdiriwang ng mga sakramento at nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, kinakailangan po nating isuot ang ating mga face mask. Siguraduhin po na tinatakpan nito ang ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan, no? Ito po ay mandato ng Archdiocese ng Maynila na dapat ay sinusunod po natin sa lahat ng mga simbahan. Kabilang po ang simbahan ng Quiapo at bahagi po ito ng paalala na ingatan ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Lalong-lalo na nang tayo'y nasa panahon pa rin ng pandemya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Nuestro Padre Jesús Nazareno.